Hello mga ka-DIY! Welcome back again sa atin AutoCAD tutorial. Ang topic natin today about X-Clip and Wipeout. Ano ba yung tinatawag na X-Clip? Ang X-Clip guys, siya yung pagka-crop ng plano. And then yung Wipeout naman, siya naman yung pag-hide ng mga objects sa plano. Bali, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gamitin ang X-Clip and Wipeout. Kung nakikita nyo guys, meron ako ditong isang plano. So ito yung plano na ginagawa natin. So ito yung magiging example natin. So una guys, kukuha muna ako or magkakopy muna ako ng plano natin and then iseselect ko siya. Tapos Control Shift C para ma-block natin siya as a group. So kukuha lang ako dito guys ng first point natin and then Control Shift B para ma-paste ko na siya. And then ito na guys, meron na tayong dalawang plano. So dito natin ipapakita yung X-Clip and Wipeout. So bali dito guys, sa plano na to, hindi siya naka-block. So, dito natin i-reflect yung wipeout natin. And then, sa right side naman, guys, dito naman natin ipapakita or i-reflect yung X-Clip. So, unahin natin, guys, yung wipeout. Bali, i-zoom in ko lang, guys, ha? So, dito tayo magpo-focus sa portion na to. So, una, guys, magta-type ako ng command na wipeout. Tapos, enter. And then, kung makikita nyo, guys, meron kayong makikita dito sa ilalim na frame or polyline. So, wag muna yan guys. Kumbaga, pick point tayo bawat side. So, ito yung first point, second point, third point, fourth point, and then enter. So, ito guys yung tinatawag na wipeout. Kung makikita nyo, yung object natin, ayan, nakikita nyo siya, di ba? Hindi lang siya visible. Ibig sabihin guys, itong wipeout para lang siyang mask. Kung nakikita niyo sa mga mukha ng mga asawa niyo, girlfriend, sa joke lang guys. So ito yung parang mask na itinatago lang natin yung mga object dito sa ilalim ng wipeout. So kung meron kayong mga project na or plano na gustong itago, so ito yung isang way para maitago niyo or para ma-hide niyo yung mga object. Okay? And then punta naman tayo guys sa X-Clip. Ang X-Clip guys, gumagana siya sa mga naka-block na object. Pwede rin siyang gamitin guys sa X-Rep kung familiar kayo doon sa X-Rep na yon. And then, yun, applicable siya dito guys. Sakto-sakto to. Kasi kung meron kayong mga gusto rin i-highlight dito or i-crop na plano, and then kung yung plano nyo guys is sobrang laki at gusto nyo siyang paliitin, and then meron lang kayong gustong i-highlight, so sakto-sakto tong X-Clip na to guys. So ganito lang ang paggawa ng X-Clip guys or pagka-crop ng sa isang area dito sa plano natin. So, ito guys ha, zoom in ko ulit. Una guys, magkikreate ako ng shape or rectangle. So, magkukuman ako ng rectangle and then dito ulit tayo sa portion na to. So, ito yung part na to. Ito lang yung ikakrap natin o ito lang yung magiging visible. So, first point, second point. And then, okay na guys. Tapos guys, magtype kayo ng command na X-Clip. And then, iselect nyo yung object. Hindi ito guys ha, huwag ito yung iseselect nyo. Ang iseselect nyo guys, itong plano. So, ito yung object. So, i-click nyo guys, and then enter. And then, ito na guys. Meron na kayong makikita dito sa baba na mga command. And then, ang gagawin nyo guys, enter lang ulit kayo. Tapos, piliin nyo itong select polyline. Kasi, ito guys yung polyline. So, ito yung iseselect natin. And then, select. Type nyo yung S. Tapos, enter. And then, i-click nyo ulit yung polyline natin. So, select. So, ito na guys yung pagka-crop o yung tinatawag na X-Clip. So, meron pa mga grip to guys o yung mga parang option na gusto nyo makita. And then, pwede nyo yung hilahilahin. So, katulad na lang ito guys. So, ayan o. Lumalaki ulit yung area ng pagka-crop natin. And then, ito naman guys, pwede nyo rin to i-click. So, kung makikita nyo guys ha, mag-i-invert ngayon to. So, kung makikita nyo dun sa may baba ng pointer natin, invert X-Clip boundary. So, ibig sabihin nito guys, mag-i-invert or magiging opposite naman yung output nito. Yun namang CR natin, o itong part na to, siya naman yung ma-hide. So, kung makikita nyo, ayan, diba? Naging opposite na siya guys. So, yun lang yung advantage nitong X-Clip. Pwede nyo ulit siyang hilahilahin. Yan, katulad yan, kapag meron kayong mga na-miss na area, so, ito yung way para ma-fix nyo yung area na yon. And then, balik ulit kayo. So, ito na ulit. Okay? And then, escape tayo guys. Punta naman tayo dito sa wipeout natin.
So yung wipeout natin guys, kanina nag-pick point tayo sa lahat ng corner. So meron tayong 4 corner. And then i-delete ko ulit to guys ha. Ayan. So okay na ulit yung CR area natin or yung comfort room area natin. And then gagawa ulit ako ng wipeout dito sa part na to. So ito guys, madalas kong gawin dito to guys kasi kunwari, yung mga text ko, nakalimutan ko siyang lagyan ng mask. So, nagmamadali ako guys. Yun, isa rin yung way para highlight nyo yung mga text dito. Kasi minsan guys, yung mga text natin, hindi siya masyadong visible or hindi siya napapansin dahil makikita nyo naman guys, meron tayong mga object dito. Minsan, nasa ilalim ito ng hatch natin. So, hindi siya kapansin-pansin ngayon. Ang gawin nyo guys, i-wipe out nyo siya or lagyan nyo siya ng mask dito sa text natin. So, paano ba yun guys? Una guys, mag-type ulit kayo ng rec para makabuo kayo ng object. And then, ito guys. So, example to guys ha. O, ayan. So, ito na yung polyline natin o yung rectangle natin. So, ito yung lalagyan natin ng wipeout. So, i-type ulit natin yung wipeout. And then, piliin naman natin ngayon yung polyline. So, i-select natin yung polyline natin o yung rectangle. And then, enter. So, kung makikita nyo guys, nawala. And then, ang gagawin nyo guys, ito. Visible pa naman siya kapag tinapight nyo yung pointer natin dun sa text. So, mag-highlight yan. So, pwede nyo siyang iselect. So, iselect nyo na lang guys yung text. And then, punta kayo dito sa bring to front. So, punta kayo dito guys ha, para yung object natin, malagay natin sa front. So, ano siya? Nasa ibabaw nung wipeout natin. So, iselect nyo lang. And then, ayan na guys. Balik na ulit siya sa taas or nasa front na siya ng wipeout natin. So, kapag pinrint out niyan guys, as in, kitang-kita yan guys. Siya yung magiging center of attraction. Joke lang. Anyway, bali ayun na nga guys. Ito na yung dalawang technique na ginagamit sa pagka-crop ng mga plano. And then, i-share ko na sa inyo. Sana makatulong to sa mga future project or mga ginagawa niyong plano kung paano niyo may apply itong dalawang command na to. And then, ayun na nga guys. Salamat ulit sa panonood ng ating AutoCAD tutorial. At kung hindi ka pa subscriber nitong channel na to, i-click mo na yung subscribe button. And then, pakilitin na rin yung bell icon para ma-notify ka sa lahat ng ating latest video. So, paano guys? Salamat ulit. And then, God bless.